ating lahat. At natutuwa po ako na nabalik po yung ating double service. At patuloy po tayo ay nakakapili ng kung saan tayo maluwag. Meron tayong time. At salamat po sa Panginoon na di po natigil yung ating pananambahan. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Yan po yung kalakasan ng mga Kristiyano. Ang tayo po ay makasamba sa buhay na Diyos. Amen. So, tayo po ay pumunta sa ating scriptures. Dadako po tayo sa Hebreot 19 to 25. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaumbagay ang kanyang katawan, tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa atin. Praise God. Sa sambayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ito po, 10:25. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa. 24 po pala yun. Sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At 25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinapupurihan ka namin, pinasalamatan sa umagang ito. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, na lagi kang naririyan. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon, bagamat kami ay nagkukulang, Panginoon, ngunit Ikaw ay nananatiling tapat, O Diyos. Salamat po, may kasama kami na laging nagbibigay sa amin ng pag-asa at kalakasan. At salamat po, kami pinili mo bilang iyong mga anak, bilang iyong mga lingkod. Kaya nagpapasalamat po kami ngayong araw na ito at Ikaw po ang aming pinararangalan. Pinapupurihan at sinasamba sa aming kalagitnaan. Sa iyo po lahat ang kalwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, ang tema po natin ay going back to our first love. Hallelujah. Kaya i-remind ko lang po itong isinulat sa Pahayag 2:1 at 5. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Espeso. Ito ang kanang kamay ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong namumuhi ka sa masama. Sinubok mo ang nagpapanggap na apostol at pinatutunayan mong sila'y bulaan. Alam kong ikaw ay matyaga sa akin at hindi nanlulupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Naalala ko po nung ako unang na-born again, napakasipag ko po dumalo sa mga gawain. Naabot po ako hanggang alas 12, mahigit pa. At doon po ako nakatira noon sa Makati, doon po kami sa Santa Mesa umaaten. Alam niyo po ba sinasara ni gate namin? Ang ginagawa namin, doon kami nagdadaan sa kapitbahay sa likuran. Kaya kami nakakapasok. Ganyan po kami, ako kainit sa Panginoon. Nang una po, ako ay tumanggap sa Kanya.
bawat pupuntahan ko po, ako po ay nagtatrabaho. Bawat pupuntahan ko po, nagse-sales ako. Bawat pinupuntahan ko po, nagde-demo noon mga Tupperware. Binabahagin ako ng salita ng Diyos. Nagsusuot ako ng mga t-shirt na nagsasabi, "You must be born again." Ayan, at meron naman po akong nasa-share at meron po nagiging bunga. Yun nga po sa lugar, napuntahan pa namin ni Bishop Israel. Talaga po nag-fellowship kami 11 ng gabi. Doon po kami ay nagpunta. Yun po ay mga ano ko sa Panginoon, mga yung bunga sa Panginoon. Pero noon pong dumating po yung pandemya, last year, nag-lockdown ng last March 16, palagay po ninyo, nakatupad ba tayo sa mga pinagagawa ni God sa atin? Sabi po ng marami, at nung nag-attend kami ng seminar, sabi po nila, hindi. Hindi nga po, dahil tayo nagkulang. Siguro karamihan sa atin, isasagot nga hindi, kasi natigil tayo sa ating mga bahay-bahay. Although, nag-church tayo online, pero di pa rin sapat ito. Walang Bible study, walang house church, walang cell group. Eh ngayon po, ang pag-usapan natin ay paano kaya natin maibabalik ang dati nating mga ginagawa. Amen. Bago po natin pagbulayan niyon ay, hallelujah, ay atin po munang alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Meron po ba rito mga ngayon lang napunta sa church na ito? Meron po ba? Wala po. Masyadong maaga. Hallelujah. So, inanalala ko po. At dito po, sinasabi ko, tayo'y bansang may kalayaang makasamba at lumapit sa buhay na Diyos. At may kalayaang mag-aral patungkol sa Kanya. At pumasok palagi sa presensya ng Diyos. Dahil ito, sa isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kalayaan, at ito ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Malaya po tayo. Mapalad po tayo, tayo'y bansa na libre po. Malayang malaya na makasamba, malayang malaya na mag-aral patungkol sa Diyos, malayang malaya na magpatotoo patungkol sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesus po ay namatay sa krus para tayo mapalayang lubos. Saan tayo pinalaya ng Panginoon? Sa mga kasalanan. Dahil pinatawad niya tayo, hallelujah, sabi nga ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, isa po yan sa ginawa ng ating Diyos, ating buhay. At sabi pa ng Hebreo 10:18, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog. So, pinatawad na ng ating Panginoon ang ating kasalanan. Hallelujah! Walang kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos, malaki man iyan o maliit. Amen. Sabi nga, gano'n man kalaki ang kasalanan mo, hallelujah, ang Panginoon ay nakahandang magpatawad sa iyo. Ano lang ang gagawin mo? Ipahayag mo ang iyong kasalanan. Amen. Ipahayag mo ang kasalanan mo at patuloy ang Panginoon ay darating sa iyo. Hallelujah. Pangalawa, ang mga karamdaman natin. Hallelujah. Pinalaya tayo sa karamdaman. Amen. Naalala ko po. Ang dami ko nang pinagdaanan na karamdaman. Mula po nung na-born again ako, 1984. May karamdaman po ako roon. Kaya nga po ako napunta sa fellowship, charismatic pa po noon. Ang unang nakatanggap sa Panginoon po ay yung si Doc Bundy, yung aming mong dentist ang kapatid. Sumama po ako sa kanya, hindi po ako inanyayahan. Ako po ang sumama sa kanya. At noon ko po tinanggap ang Panginoon, after 1 year po, nawala po yung pagsakit-sakit ng dibdib ko. Hallelujah. At noon ko naintindihan na kaya pala ako hindi pinagaling na agad ng Panginoon ay dahil gusto niya na magkaroon ako ng pananampalataya sa kanya. Mabuo ang aking pananampalataya. Ang dami ko na pong napagdaanan. Yung pong aking mata, lumabo ng lumabo.
Hallelujah. Pinaopera ko po dalawa. Ngayon po, nakakabasa ako ng walang salamin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Nakakabasa po ako ng walang salamin. At ako po ay nagkaroon ng allergy. Noon po ay nagpapahid ako ng mga kung ano-ano, mga lotion, mga ointment. Hallelujah. Meron pa nga po para sinashampoo, sabon. Pero po ngayon, hallelujah, ang katapat lang pala na allergy ay hugasan. Pag ikay nangangati, hugasan ito ng mild na soap. Amen. Pinagaling po ako ng Panginoon doon. At nung po ako'y natapilok, akala ko po hindi na ako makakalakad. Hallelujah. Dahil hindi ko po na ipagamuti yun, may fracture. Hallelujah. Dahil noon ay nag-uulan-ulan, di po kang makaalis ng bahay, di po nadalagad sa doktor. Wala pong nangyaring operasyon. Ang sinabi ko po sa Panginoon, Panginoon, kaya mo po akong pagalingin. Amen. At ang nangyari nga po, gumaling ako, nakalakad uli, at nagkaroon pa ng ministry doon po sa Mayto. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Karamdaman natin, tayo ay tunay na pinalaya sa karamdaman. 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay, sa krus, dinala ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen! Hallelujah! Siya'y namatay sa krus para iwan na natin ang kasalanan at para tayo lumakad na sa kanyang kalooban. At sa gayon, tayo ay gumagaling sa lahat ng ating karamdaman. Amen! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sabi nga ng Psalm 103 verse 3, ang lahat kong kasalanan siyang nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Pinatawad tayo. Pinagaling pa sa ating mga karamdaman. E isipin mo, paano kaya tayo magagamit ng Diyos kung tayo ay may sakit? Hallelujah. Paano kaya tayo magagamit ng Diyos na ilahad sa mga tao, ituro sa mga tao, kayo magpakabanal kung hindi naman kayo banal, hindi naman kayo, lumalakad pa rin kayo sa kasalanan. Hindi tayo magagamit ng Diyos kung hindi tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pangatlo, ano pa? Tayo ay tinubos ng Diyos sa kahirapan. Sabi ng John 10:10b, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Sa pandemya pong ito, taas po ang kamay ng naghirap. Hallelujah. Yung pandemya po na ito ay... Teka lang po. Ang pandemya po na ito ay nagpatunay lang ang Diyos sa atin na hindi tayo niya pababayaan. Kung kailan po nagka-pandemya, hallelujah, doon pa po tayo pinagpala ng Diyos. Hallelujah, nandoon po na marami pong ginawa sa buhay ko. At sabi nga po doon sa pinupuntahan ko ay, sabi niya, wow, Eka, hindi lang Eka nakakapag Bible study rito, ba? Nakakapag-aginaldo pa. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon dahil pinagpala tayo ng Diyos. Hallelujah. Kaya magagawa natin na hindi lamang salita ng Diyos ang ibahagi natin, kundi ibahagi rin natin kung ano ang nasa sa atin. Amen po ba? Ibahagi rin natin. Hallelujah. Alam niyo po ba na nung nag-ministre ko sa Santo Niño, hindi makalimutan din ng mga kabataan doon na yung mga ginawa ko noong una pa na naroroon na nagbibigay ako na aginaldo, naroroon na naghahanda ako sa birthday nila. Purihin ang Panginoon. Ganyan po yung pag-share patungkol sa Panginoon. Hallelujah, na tayo'y magbabahagi ng kaligtasan. Paano tayo naligtas? At anong kabuti ang ginawa ng Diyos? Hallelujah, tayo'y pinagpala at tayo'y magpapala sa mga tao. Amen!
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magpapala rin tayo sa mga tao. Sa kahirapan, patunayan mong pinalaya ka sa kahirapan. Hallelujah. Dahil ikaw'y pinagpala, kaya mong magbigay. Sabi rito sa pandaraya, pagpapahirap ng Diablo. Ang sabi ng John 10:10b, kaya lamang pumunta dito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pero sabi ng 1 John 3:8, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Amen. Ang kaaway, hallelujah. Kung nanakawin lang ang ating kaisipan, nanakawin ang salita ng Diyos sa atin, hallelujah. Wawasakin ang ating buhay. Gusto tayo magkagakagalit at sa huli gusto pa tayo mapatay. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus, sa Panginoon na tunay na nagpalaya sa atin, nagpatawad sa atin, nagbigay sa atin ng magandang buhay, hindi ka matatakot. Hallelujah. Hindi ka matatakot dahil naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Hindi ka malulungkot. Hallelujah. Noon nga minsan, noon linggo, worried ako, meron akong inaano, baka ganun, yung mga sakit. Pero habang lumalabas ako ng banyo, sabi ng Panginoon sa Psalm 27:1, sabi, the Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Sabi niya, ano ba ang magagawa ng tao? Hindi ka dapat matakot. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, ang siyang nagbigay sa iyo ng buhay, ang kaligtasan mo, ang iyong ilaw. Kaya hindi ka kailangang tumingin sa madilim o mag-isip ng negative. Tapos na nung lumabas ako, narinig ko si Pastor Amante yun ang sinesermon dun sa pinakikinggan niya, yung Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation. Hallelujah. At panlima, kabutihan ng Diyos ay binago niya ang ating buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, at sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya'y binago na ng Diyos. Mga kapatid, patunayan natin na nagbago tayo. Una, sa ating mga tahanan. Kung nung una tayo ay walang pakialam sa tahanan natin, hallelujah, na tayo ay walang ginagawa, hallelujah, ministry ng ministry, lakad ng lakad. Patunayan natin ngayon, hallelujah, na tayo ay nagbago na. Akala ko ganun ang, kung tinawag ako ng Panginoon, busy-busy ako sa mga gawain. Pero kaya nakikita ko na, dapat akong gumawa, kahit na ako maglinis ng CR, kahit nahihilo na ako. Init na ako, maglilinis pa ako ng CR. Tapos nung Huwebes, dumating yung kapatid kong panganay, sabi, malinis ang bahay natin, sabi niya. Tapos, pinagagawa na yung lilipatan namin bahay doon sa isang subdivision. Salamat sa Panginoon, yun po ang nagbabayad. So, mayroong reward, hallelujah. May gantimpala yung ginagawa mo na sakripisyo para sa Panginoon. Biro mo, sa hinaba-haba ng Panginoon, paalisin na nga kami sa bagbag. Salamat sa Panginoon at mayroong kaming lilipatan. Purihin ang Diyos, hallelujah. Salamat sa Panginoon, nakikita niya yung ginagawa natin. Amen. Hallelujah. Praise God. So, dumako tayo ngayon sa ating pag-aaralan. Kaya nga, hindi sapat yung mga bagay na ito dahil ito ay pagpapala lamang ng Diyos. Ngayon, tingnan natin, hallelujah, kung ano ang dapat nating gawin. Hallelujah. Sabi rito sa book na binabasa ko, NLT, A Call to Perseverance. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new
new and life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest, also rules over God's house. Meron po tayong isang dakilang saserdote na namamahala sa atin. Kaya nga po, kung tayo ay pinamamahalaan ng ating dakilang saserdote, wala po tayong dapat ikatakot. Hallelujah. Kung tayo po ay inuutusan ng Diyos na humayo, kung tayo po ay inuutusan ng Diyos na mag-share, hallelujah, wala po tayong dapat ikatakot dahil nasa atin po ang Diyos. Nasa panig natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. So, sabi ko rito, lumapit tayo sa Diyos. Una, dapat, hallelujah, tayo ay lumapit sa Kanya, sa Diyos na may tapat na kalooban, matibay na pananalig sa Kanya. Kailangan po nating magpalakas. Kaya po natin na humayo. Kaya po nating mag-share. Kaya po nating maglingkod sa buhay na Diyos. Dahil po sa maraming bagay na ibinigay niya sa atin. Hallelujah. Una po ang kaligtasan at pagkarari po. Pagkatapos yung pagpapala sa ating buhay. Dapat po ang Diyos ay ating pinaglilingkuran. Sabi nga po ni Bishop Israel, nag-share siya kahapon yung lahat daw po ng mga mananampalataya ay kailangang inumin ang saro niya. Ang saro po ay yung purpose ni Lord sa buhay mo, yung plano ni Lord sa buhay mo. Yung eksaktong plano ni Lord sa buhay mo. Kaya po, huwag tayong matakot na humayo. Una po, magpalakas tayo sa Panginoon, lumapit tayo. Hallelujah, sabi nga rito sa 22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Natutuwa po ako dahil yung pong prayer ko, sabi ko, prayer request ko, Panginoon, bigyan mo na po kami ng Bible study uli dahil natigil doon sa Mayto. Alam niyo po, noong Linggo na nagpunta po kami doon sa death anniversary po nung isang host, alam niyo po ba na nagpunta roon si Pastor Idon, na siya po yung nag-share assurance of salvation, pati hanggang po sa wrath of God nakarating. Hallelujah. Pati sa pagpa-plant ng microchips, nakarating. Hallelujah. At humihingi na po uli ng Bible study. Kahit na po bawal lumabas mga senior, humihingi na po uli ng Bible study sila. Kaya salamat po sa Panginoon, ang Diyos po ay tumutugon. Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Lumapit lamang po tayo sa Diyos. Siya ay lalapit sa iyo, sabi ng Santiago 4:8. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen! Ano po ba ang ating kalulungkot? Tapat po ang nangako sa atin. Kapag sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hallelujah! Kung anong nasa iyo, makontento ka na. Hallelujah! Sapat po ang biyaya ng Panginoon para sa atin. At sabi nga po ni Pastor Idon Panoon, sinabi niya sa hipag niya, huwag ka nang magtinda ng alak. Eh bakit po yun ang mabili? Kasi ikaw pa ang nagiging instrumento para malasing yung mga tao. Hallelujah! Kaya po, hallelujah, huwag tayo mag-alinlangan sa Diyos. Pag sinabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Andyan ang Diyos na magpapala sa iyo. Andyan ang Diyos na nagpapadaloy ng buhay sa iyo. Andyan ang Diyos na nagpo-provide para sa pangangailangan mo. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Magpakatatag tayo sa pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hallelujah! Ano man ang mangyari sa atin sa pandemyang ito, pero mainam, nag-iingat tayo. Hallelujah! Pag tayo ay nagpupunta sa mga maraming tao, mag-ano tayo ng distancing, mag-face mask tayo, mag-face shield. Hallelujah! Para tayo ay huwag mahawa ng barrios at ang dugo ng Panginoong Jesus, unang-una sa lahat. Pag nakalukob sa atin at pinag-pray mo, Panginoon, huwag mo hayaan makapasok sa akin ang gawa ng Diablo. Andiyan ang Panginoon na iingatan ka. Amen po ba?
Amen. Alam niyo po ba, nung isang araw, nung nakaraan dalawang linggo, may magnanakaw po doon sa isang bahay namin sa nasa second floor na. Bigla pong lumabas si Russell. Alam mo po, nahuli, tumakbo. Hallelujah. Hindi po nakaano, hindi po nakapasok ang magnanakaw. Kaya salamat po sa Diyos na iningatan po ng Panginoon. Alam niyo po ba na tuwing matutulog ako, kahit antok na ako, pinagpe-pray ko na papuntahin ng Diyos yung mga anghel niya at lukuban ang aming mga tahanan ng banal ng dugo para hindi makapasok ang gawa ng Diablo. Nangyari po. Alam niyo po ba no, sa lugar namin, marami na po nananakawan, pero kami hindi pa po nananakawan. Kaya purihin ng Panginoon, niingatan po tayo ng Diyos. Huwag po tayong mag-alala, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hallelujah. Ang sabi pa nga ng Panginoong Jesus, hallelujah, sabi niya, huwag kayong mga balisa. Hallelujah. Manampalataya kayo sa Ama, manampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ako ay paparoon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. At kung ako ay naroroon na, babalik ako upang kayo kunin. At kung saan ako naroroon, kayo ay paruroonin ko rin. Purihin ang Panginoon. Di po ba magandang pangako yun? Sino po rito natatakot mamatay? Di po. Pero yung pag-asa po na meron tayong pupuntahan. Hallelujah. Pinaghahanda tayo ng tahanan ng Diyos. Hallelujah. Kaya po bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan dahil may lugar po tayo kasama ng ating Panginoon Diyos na naglikha sa atin at sa Diyos na nagligtas sa atin, nagpatawad sa ating mga kasalanan. So, yun po yung ating pag-asa. At sabi po rito, hallelujah, sa verse 24, sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang ginagawa nating napupukaw natin ang ating kapwa? Hallelujah, para madama nila ang pag-ibig ng Diyos. Ako po, nadadama ko yung pag-ibig ng Diyos. Kapag po kami may meeting dito, si Pastora Cynthia, lagi nakaalala yan. Dinadala lagi ang mga bag ko. Binire ko nga po siya, sabi ko, huwag muna akong buhatin. Sabi naman niya, hindi kita kaya. Hallelujah. Alam niyo po, anong nag-attend po ako ng seminar doon sa God's Vineyard. May seminar po kami kamakailan lang. Nakita ko po yung pagmamahal ng mga kapastura. Nung makita ko naroon na nag-iisa sa upuan, wala ka bang kasama, yahatid na kita. Sabi niyang ganun. Talagang naroon yung pag-ibig. Service na ipinadadama nila yung kanilang pagmamahal. Hallelujah. Gumawa daw po tayo ng mabuti. Huwag lang sa salita tayo magsabi na, kapatid, iniibig kita. Kapatid, minamahal kita. Huwag lang tayo umibig sa salita o sa sinasabi mo, kundi umibig tayo dahil tayo gumagawa na pag-ibig sa kanila. Purihin ang Panginoon. Sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At sabi rito, ito po yung naisip ko rito. At huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen. Tanong ko po sa inyo, malapit na po ba pagdating ng Panginoon? Ngayon po, malapit na. Dahil marami na pong nangyayari ng mga hula sa Biblia. Hallelujah. Kaya nga po yung mga, kailangan na pong makarinig ang mga tao. Ito pong senior ko, ito po yung nangyari sa buhay ko. Kasi hindi ko po ma-share yung mga pangyayari, yung mga bagay na hindi nangyari sa buhay ko. Bago po ako bumalik sa ministry,
Nagpakalakas po muna ako sa salita ng Diyos. Nung pong nakaraang mga pandemya, magwawanyo na ngayon, binuhos ko po yung aking panahon sa pagising sa umaga sa salita ng Diyos, sa pagdi-devotion, sa pananalangin. Panayang panalangin. Minsan nga po, naiinis po ako pag nakakarinig ako ng mga, yung mga bilang ng mga nagkaka-COVID. Sabi ko, ito na naman ang bad news. Hallelujah. Gusto ninyo laging good news ang nasa inyo? Hallelujah. Ang harapin ninyo ay ang salita ng Diyos. Palaging good news, palaging pag-asa, palaging buhay ang dadaloy sa iyo, pagpapala ang dadaloy sa iyo, at hindi lang natin babasahin, kundi gagawin yung naroroon. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga po sa umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo na mabuti ang Diyos. Hallelujah! Huwag lamang po tayo na maglilingkod sa mga tao, maglingkod tayo sa kapatiran, maglingkod po tayo sa lahat, sa mga nawawala. Hanapin po natin yung mga nawawala dahil ang Panginoong Jesus ay naparito upang hanapin ang mga nawawala. Hallelujah. So, sikapin po natin na, hallelujah, malaman po natin kung saan tayo tinatawag ng Diyos. At una po, binasa ko, tinatawag po tayo na magtiyaga. Sabi nga po ng salita ng Diyos, sino man ang nagtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. At panghawakan po natin ang pangako ng Diyos na siya po ay naghahanda ng kalalagyan natin doon sa kalangitan. Hallelujah. Hindi po mawawala yung pag-asa natin dahil ang Diyos ang nangako. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus ay naroroon na, naghahanda ng lugar para sa atin. Hallelujah. Kaya nga po, huwag tayong matatakot dahil ang Diyos ay lagi nating kasama. Ang ating Emmanuel, hallelujah, na laging nasa ating buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy po magpakatibay tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay lumapit sa Diyos noon, tayo po ay mas lumapit ngayon. Hallelujah. Mas lalo po tayong lumapit ngayon sa ating Panginoon dahil siya lang ang kailangan natin. Sa Diyos lamang po tayo magtiwala sa ating buhay dahil siya po ang namamahala sa buhay natin. Siya po ang may hawak ng ating buhay. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nais ko po tayong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos sa langit, salamat po, mayroon kaming Diyos Ama. At salamat po, pinadala mo yung bugtong na anak upang kami, Panginoon, maligtas. Upang kami maging kabilang sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah. Salamat po na kami po, Panginoon, na ibinilang mong anak dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. At maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, na kami niligtas mo at binigyan ng magandang buhay. Kasama ng pagliligtas mo ang mga benepisyo naming natatanggap ngayon. Buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga po sa umagang ito, ang dalangin namin sa aming pong mga pagkukulang, patawarin mo po kami, Panginoon. At tulungan mo po kami na lubos na magtiwala sa iyo na sa lahat ng aming gagawin, nariyan ka upang gumawa, upang tumulong sa amin, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na maaasahan dahil Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. At pinangahawakan namin lahat ng mga salita mo. Nananampalataya kami, Panginoon, na lahat na iyon ay matutupad sa aming buhay kung kami patuloy na susunod sa iyo. Kami ay hindi mawawalay sa iyo. Kaya marami pong salamat sa bawat isa na iniligtas mo. Marami pong salamat sa mga salita mo na siyang gumagabay, tumatanglaw sa aming buhay. Marami pong salamat sa banal mong Espiritu na patuloy nagpapalakas, nagtuturo sa amin. Hallelujah.
kung ano ang aming gagawin, nagbibigay sa amin ng karunungan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga lingkod mo na ginagamit mo para ang mga anak mo ay patuloy na maging matibay at lumakas. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito at binabalik po namin lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat at papuri sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen! Amen! Praise God! Tinatawagan ko po si Pastor John. Amen. Praise God. Tayo po'y patuloy magbigay ng pagmamahal sa Panginoon. Even right now, you can give the offerings. Bilang tanda pagmamahal natin sa Diyos. Sige po na, meron po tayong offering box sa likod, meron po tayong offering box sa harapan. Thank you, Jesus. At sa ating pagbibigay nga ng ating kaloob, ating ibigay din ng ating mga buhay sa Panginoon, na knowing na He's the love, Siya ang Diyos na nagmamahal sa atin nang walang katulad. Kaya kung Siya ang nagmamahal sa atin nang walang katulad, ay marapat din nating ipahayag, ipamahagi ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. So we're giving out a lot of opportunities para po tayo gumagamit ng Panginoon. So let's be prepared for that, na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos at yung ating patuloy na pakikibahagi sa gawain ng Diyos. So let's continue to love our God as we sing this song once again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ay aking liwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan, hawak aking kamay. Imulat mo ang aking mga mata, ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailanin, walang katulad. Pag-asa gabay at lakas, lahat ng nilikha mo'y pinupuri ka. Imulat mo ang aking mga mata, ikaw ang itinap
Lord, nakatagap kami ng pagmamahal mula sa iyo. He has loved us with an everlasting love. Binuhusan mo kami ng pag-ibig, bagamat kami makasalanan pa, you died for us, and you loved us to the very end, O God. Kaya sa umagang ito, kung paano namin tinatanggap ang iyong pagmamahal, kung paano namin dinadama ang iyong pag-ibig, Lord, at pagliligtas sa amin. Lalo po kami mahamon na kami lalo pong magpakalapit sa iyo at ipahayag ang pagmamahal nito sa ibang tao, God. Starting with our families, with our brethren, O God, here in the church, at sa nasa labas po na nangailangan ng pagmamahal, ng pag-abot, Panginoon. Lord, we've been enjoying your love for a long time. Matagal na namin naranasan ng pagmamahal. And we know and we believe, especially sa panahon ito, na kailangan ng mundo ang yung pag-ibig, Lord. Bawat isa po sa amin ay naway patuloy na mahamon na kami ay tunay na maging bahagi ng paglaganap ng iyong pagsalita, ng iyong pagmamahal sa mga tao sa paligid namin, Lord. Nawa bawat isa sa amin ay tunay na maging dahilan na may makakilala, na may maikonekta sa iyo, Panginoon. Na ang buhay namin, ang aming patotoo, anumang kaparaanan, sa trabaho man namin ito, sa aming pag-aaral, sa aming pamilya, sa aming mga ginagawa sa church, sa aming paglilingkod, ay talagang may mga tao, Lord, na natatalima sa iyo at maranasan ang iyong pagmamahal. Ang pag-ibig na aming naranasan, Panginoon, naramdaman, Lord, ay hindi lamang pwedeng maitago mula sa aming sarili, Panginoon. Somebody has to know this, somebody has to hear that God loves them, O God. That there's a God, Lord, na tunay na nagmamahal, nagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kaya, Lord, nawa ang pagmamahal na aming naranasan sa iyo, Lord, ay dumaloy. At marami po ang makaranas, marami po ang tunay na maapektuhan, marami ang tunay na makakilala sa iyong pagmamahal, O God. Thank you, Jesus. Kasi sa bawat sana nandito, Lord, let this be our commitment, that our love for you, our first love for you, O God, will not just be staying sa aming mga puso, kundi ibabahagi din namin sa mga tao, lalo po sa mga nangailangan na makarinig ito, O God. In Jesus' name, O Lord. Kung yan ang iyong commitment at patuloy mong nandaisin na maranasan ang pagpaparat kabutihan ng Diyos, lift your both of your hands as we receive the love of God, as we receive the blessing of God. Sitas mo natin itong mga kamay sa Panginoon. Lord, at tuloy nga na minamahal ka namin, Lord. We lift our hands as one we have saying, Lord, we love you, we embrace you, Lord, and we receive from you, Lord. Patuloy namin tinatanggap yung pagmamahal. Kung paano kami tumatanggap, Lord, nais din namin ito ibahagi sa mga tao na nasa paligid namin. Kaya patuloy ang nagdideklara ng iyong mayamang biyaya ay patuloy mo ibuhos sa bawat isa, lalo maranasan ang iyong kabutihan sa bawat araw na kami nandito sa mundong ito, Panginoon. Ang napagmamahal ng Panginoong Yesus na siyang binigay sa amin ng walang kondisyon, ng walang bayad, at siya namin maranasan at tunay namin may bahagi din sa mga tao sa paligid namin. At ang paggabay ng Banal na Espiritu na siya nagbibigay sa amin ng karunungan, ng gabay, ng katiwasayan, at patuloy ng pag-iingat sa aming buhay, at siya namin maranasan, mula ngayon ng magpakalanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, lahat ng patuloy na ibabahagi ang pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao, at lahat na patuloy na dadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay, ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen! Amen. God bless you. At mamaya po, lahat ng couples, see you this afternoon at 4 p.m. para po sa ating love goals. At mga kabataan, mahal ka!